Hey guys, welcome to another vlog. So, as you can see, yung mga previous vlog ko, di ba yung buho ko, lagi na lang mapangit. Kasi nire-reserve ako to. So ngayon, pupunta ako ng Supremo magpapagupit. Bakit pa hinintay ko pa? Kasi yung mayari ng Supremo is my friend. So, ayun. Tara, pupunta tayo doon ngayon. Tara na, sama kayo. Tara, safe. Peace out. Dito ako sa opisina ng Supremo. Namimili ako ng gwapo kong barbero kaso natatakot sa akin. Hindi daw alam gagawin sa paknot kong buhok. Di pa naman ah. Ganun na ba? Wala pa naman oh. So ayun, para silang mag-e-exam. Talagang pinag-aaralan nila ng so anong gagawin. Imagine ganun kalupit sa Supremo guys. May excited tuloy ako ano magiging ending ng gupit ko. May pag-asa pa ba? Tayo natin mamaya. Balikan mo kayo ah. Ano ba pwedeng gawin? Gano'ng kalupit si Chris Buitre. Ayan. Dinideliberate pa nila kung anong gupit gagawin sa akin. Kanina, tatlong barbero yung nandiyan. Ganun na yata kalala yung buho ko. Pinagpaplanuan nila. Mukhang susunugin na lang yata, pero wag naman sa... Actually, nakapili na ako ng barbero. Yung barberong napili ko. Hi! Napag-desisyon na sila guys. So, ayun, pupuna tayo sa hot chair. Sicilia Electric and tayo. Umaya ulit. Tsura ng buhok natin. Yan. Bago tayo gupitan. Papakita ko sa inyo kung gaano kalupit yung mga magiging buhok natin. Although, paknod-paknod na tayo. Actually, kaya rin yung mga previous vlog ko, sobrang haba ng buhok ko. Kasi nga, nilalaan ko sa Supremo yung haircut ko. Yun, every time na umuwi ako ng Pilipinas, sa Supremo lang talaga ako nagpapagupit. So, siya yung magiging haircutter ko. Anong pangalan mo? Hi. Hi, Arby. Arby, bakita mo naman yung ano, tanggalin mo naman yung face mask. Siyempre, hindi tayo pipili ng hindi gwapo, di ba? Meet Arby! Ang malupit na barbero ng Supremo. So, wait lang, Bia. Actually, kaya kung napapansin nyo, yung mga previous vlog ko, di ba nga ba ng buhok ko, iritang-irita na ako. Hindi ako nagpapagupit kasi inilalaan ko nga sa Supremo yung buhok ko. Alam ko, siguro yung mga people na personally kakilala ko, alam nyo naman kung nakaibigan ko yung, ano, yung may-ari ng Supremo. So parang, ayun, every time na uwi ako ng Pilipinas, automatic Supremo ako magpapagupit. Tapos ayun. Ngayon pa lang natin siya. Kumbaga ito parang itong vlog na to sobrang gusto ko itong gawin kasi ano eh. Yun nga dahil personally friend ko sila and ayun, alam naman natin kung gaano ka popular. Hindi ko kailangan i-vlog to para gawing para i-promote kasi mas kilala pa sila kaysa sa akin. So ayun, mamaya kasi tinawagan na ako nung may-ari. So ayun, medyo privy kasi talaga yung friend ko na yun. Ayaw niyang ipaalam, ayaw niya magpakita sa camera, ayaw niya ipaalam yung pangalan niya. Pero makakasama natin mamaya yung manager ng Supremo. And then ayun, makakakwentuhan natin siya. So as ngayon, papagupit na lang muna tayo kay Adrian, right? Tama ba? Arby. Sorry, mali. Saan galing yung Adrian ko? So, ayun guys, babalikan ko kayo. Pero isasama ko kayo habang ginugupitan ako. Bye! And we're back! So, ayun, nakita nyo naman.
bagong tapas na ako, di ba? Ang ganda ng gupit ko. Si RB Ignacio yung gumapit niyan. So ngayon, kasi ano, di ba nabanggit ko sa inyo, friend ko talaga yung may-ari ng Supremo. Kaya lang, sobrang pridey kasi noon. So instead, ang makakasama natin ngayon is yung manager ng Supremo Barbershop. So tawagin ko siya si Sir Jeff. Sir Jeff, tara, sama ka. Bentuhan mo kami tungkol sa... Ayun, so Sir Jeff. Chris. So guys, si Sir Jeff siya ngayon yung manager ng Supremo Barbers. Ayun, bibigyan niya tayo konting info regarding kung kailan ba... Sir, kailan ba nagsimula talaga yung Supremo Barbers? Actually, yung Supremo Barber, naanak yan noong April 2017. Yes, so, ngayon is 2020, 3 years pa lang. And from then until now, ilang branches na total meron kayo? And saglita lang yung saan-saan branch, saan-saan lugar yung mga branches nyo. As of now, meron kami 19 branches na. Most sa Kamalaba area. 19 branches? Yes. Meron din kami sa Kawit. Meron sa Marilao, Bulacan. So, yun. And then I heard meron sila, eto, correct me if I'm wrong, Sir Jeff, ha? Medyo ano eh, meron kayo sa Novaliches, meron kayo sa Quezon City, meron kayo sa Valenzuela, or soon, yung Valenzuela nyo. Yes, sa Fatima, Valenzuela. Sa Fatima, then meron pa sila sa U-Belt, sa malapit Ricardo sa... Ricardo and UST. Oh yeah, Ricardo and UST, so ayun, nag-research ako guys. I heard open for franchise na ngayon ng Supremo, di ba? Yes, open naman for franchise. Sa totoo lang, during this pandemic, nagkaroon kami ng 4 na binuksan franchise. Wow! See, imagine guys, pandemic, nag-open sila ng 4 branches. So imagine kung gano'ng kalakas ang Supremo Barbershop, di ba? Yes. And I've heard also, aside dun sa 4 na binuksan nyo, during pandemic time, meron pa kayong bubuksan. Actually, sa dalawa ngayon, sa Fatima nga, at saka sa Santa Mesa, and then may 8 pa na nakapenta. Whoa! So guys, ganun kalupit ang Supremo Barbershop. So ayun, if you're thinking of a business, yung business na yung, para sa akin kasi ang haircut, ano yan eh, necessity yan. So hindi yan wants, hindi yan needs. So parang, sino ba hindi nagpapagupit, di ba? Parang... If you're working, required kayo na maayos ang buhok nyo. So, ayun, for those who's looking for a business, napaka-perfect ng Supremo. So, yung gusto nyo, kung if you are willing to do a franchise with the Supremo, nandun yung, dito sa vlog na to, nandun yung description nila below, yung page nila, yung Supremo page ng page, Facebook page nila. Inilink ko sa description ko below, so makikita nyo yun. Meron akong question, ano, Sir Jeff. In a day, ilang average ng tao yung nagugupitan nyo? Okay, before pandemic, nag-average siya mayroon, 180. See guys, imagine that's how famous Supremo is. And then, actually hindi lang to about fame eh. Bakit ba sumigat yung Supremo? Because ang ganda kasi talaga ng haircut nila dito. I mean, they originated, sila talaga, hindi originated, no. Matagal na yun eh. Sila kasi talaga dito ang may pinakamalupit na mag-faded haircut. So, ayun, Tatak Supremo. Basta yung malulupit na haircut na faded, Tatak Supremo yan, Antimano. So, yun. And aside from that, nakita nyo naman yung haircut ko ngayon, di ba? Hindi ako pwedeng masyadong lalaki dahil... Eh, hindi tayo ganun. So, pero still, tingnan nyo, Supremo pa rin tumabas yan, pero di ba? I mean, ganun sila ka-versatile. Hindi lang yung mga, yung pagka-versatile nitong Supremo Barbershop is goods talaga for everybody. So, parang, kahit nga siguro babae, kaya nila eh. I think kaya nila. So, yes. Tapos even kids, kaya lang, as of the moment, ang ginugupitan lang nila na kids ay ilang taon, sir? 10 ba? Or 7? 7 years old. So, kailangan kasama yung parents. So, ayun. Siyempre, nag-iingat pa rin tayo dahil pandemic pa rin. So, ayun, Sir Jeff, maraming salamat sa pagpapaunlak niyo sa akin dito. Pero guys, bago ko tapusin ito, may nabanggit sa akin si Sir Jeff kanina eh. Meron daw siyang ibibigay sa akin, pero para yon sa inyo na mga nanonood sa akin. Sa mga subscribers ko. So, Sir Jeff, ayun. Ano ba yung... Ayun, guys, napakalupit. Binigyan tayo ng Supremo Barbershop ng haircut voucher. So, nakita nyo. Thank you, Sir Jeff. Thank you, Supremo. Thank you so much, Supremo Barbershop, for giving me this. So, guys, soon, hintayin nyo ano yung magiging mechanics ng promotion na gagawin ko. And ang ipapamigay ko is free voucher para sa Supremo. Ano to? Libreng gupit to. Ganun. So, parang valid to for one person. Tapos, ayun.
So hintayin nyo guys, and Sir Jeff, sobrang maraming salamat sa lahat. Ayun, sobrang, ang saya guys, hindi ko maano na, nahihiya ako eh, pero sobra. Ang saya ko dahil dito, kasi meron ako may share sa inyo na viewers ko. So Sir Jeff, maraming salamat ulit. Ayun. And guys, bago ko umalis, pakita naman natin yung mga iba pang kasama ng, yung team ng Supremo Barbershop Caloocan. Yo! Mga sir, maraming salamat po! si Sir Jun, si Ariel, ayan, anyway guys, hindi ko sila kilala lahat, pero ayan, yan ang Team Caloocan Supremo, tsaka ano, sino ba? Team Dineros, yan, magkasama sila dito ngayon. Hi guys! Salamat! So, ayun guys! Ito na natatapusin itong vlog na to. Maraming salamat sa pagsama nyo ngayon sa akin. And please, abangan nyo, ipapamigay ko ito. And huwag nyo nga kalimutan na mag-subscribe sa channel ko. Comment, hit the notification bell button. And please, see you again on my next vlog. Bye!